Mahigpit na yakap sana ang salubong ni Shirley sa kanyang kapatid na si Dita na uuwi sana galing sa bayan. Pero ngayon, larawan na lang ng kanyang ate ang kanyang yakap-yakap. Sa 13 magkakapatid, silang dalawang naging malapit sa isa't isa, lalo't sila lang ang babae sa pamilya. Kwento ni Shirley, pumunta ang kapatid niya sa bayan para mamili ng tela para sa kanyang pananahi. Isa si Nita sa 27 nasawing pasahero ng lumubog na MBIA Express nitong Webes. Wala para bang ate Nita. Nakita ko po talaga yung ang kapatid ko lang. Doon sa pangalawa po, kinukuha na po doon sa Batangan. Nakita ko po nung kilala ko talaga siya. Dadalawa po kami babae, magkapatid. Minsan po talaga nagkakasamaan lang kami ng loob. Pag po Pasko, andyan na po mga regalo niya sa amin. Kahit mamamasukan siya, nagagawa po po niyang tumuro sa mga kapatid ko. Sa pantala ng pritil, naroroon naman si Eloisa, kasama ang kapatid niyang si Erica na isa rin sa mga hindi pinalad. Para kay Eloisa, may nagkulang sa pagbabantay, kaya nauwi sa trahedya ang dapat sana'y payapang biyahe pa uwi sa isla. Overloaded yung bangka, nasa ng Coast Guard. Doon sa mga papel na sinusulat nila ang pangalan, dapat nandun lahat. Pero nasa ng mga pangalan ng ibang mga namatay? Bakit wala sa listahan nila? Kasi nga ayaw nilang palabasin, na overloaded yung bangka. Pinagtatakpan nila yung mga ano nila. Kaya hihingi kami ng hustisya kung saan man kami makarating. Hindi naman alam ni Aling Gemma kung papaanong ipapaunawa sa kanilang 5 taong gulang na apo na wala na ang kanyang lolo Larry. Nandiyan po yung tatay niya. Hindi nga po na pinapaanam kasi baka umiyak, makalolo po kasi. Gaya ng ibang nawala ng mahal sa buhay sa tumaob na bangka, hustisya ang sigaw ni Gemma. Tuloy na ulit ang biyahe sa Pantalan. Sa ngayon, may inspeksyon sa bawat bangkang umaalis ng Pantalan. Sinisigurong lahat ng mga pasahero ay nakasulat sa manifest ang pangalan at lahat ay nakasuot ng life vest bago umalis ng Pantalan. Karaniwan, tumatagal ang biyahe mula dito sa Port of Pritil ng 45 minuto patungo sa mga barangay sa Isla ng Talim. Kasama sa tanong ngayon ng mga namatayan kung ano ang naging proseso noong pinalaot ng AYA Express at kung sino ang dapat managot sa nangyari. Johnson Manabat, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,